Mas marami estudyante at paaralan ang inaasang lalahok sa face-to-face classes para sa school year 2022 to 2023. Pero bago pa man ang pagbabalik classroom ng mga estudyante, ang mga guro pinapapasok na, bagay na kanilang inalmahan. Saksi si Joseph Moro. Sa proposed calendar ng Department of Education sa school year 2022 to 2023, balik eskwela ang mga mag-aaral sa August 22, 215 days ang pasok na magtatapos sa July 7, 2023. Balik classroom ang maraming estudyante dahil mas maraming paaralan pa ang bubuksan para sa face-to-face classes. Blended learning pa rin kaya hindi bibitawan ng online classes, gayon din ang modular instruction at radio and TV-based instruction. Pero hindi pa tapos ang school year 2021 to 2022 na unang pinabalik eskwela ang 100% sa mga guro. Kahit wala pa mga estudyante, base sa DepEd Memorandum No. 29. Problema ang dulot nito sa ilang guro sa Metro Manila. Hirap kasi sila makasagap ng internet para sa online classes. Kaya kanya-kanyang diskarte na lamang ang ilan sabay-sabay na nagtuturo sa faculty room. Stay kami sa mga faculty namin, sabay-sabay kami, 19 kami. Imagine mo yun, di ba? Ang hirap na hindi kami makafocus. Nalalaglag yung marami sa amin kasi sabay-sabay yung paggamit ng internet. Merong sa halaman na nagdi-discuss, sa garden, o kaya naman sa mga corridor kung saan may signal, doon na nagtuturo. Gusto okay. Naman po talaga namin na magkaroon na ng face-to-face class. Pero hindi po sa ganitong paraan. Nangangamba pa rin po yung mga teachers in terms of health. Napaka-unpractical, napaka-irrational, illogical, at unreasonable. Kanina, sabay-sabay na pinagpupunit ng ilang guro ang kopya ng memorandum sa harap ng opisina ng DepEd. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, 2 taon na sa pandemya pero 87.6% ng mga guro sa NCR ang wala pa rin magandang internet connection. Marso pa raw, umapela na sila sa DepEd bakit pababalikin ang 100% ng mga guro gayong 90% pa ng mga eskwelahan ang sarado. Hiling ni Teacher Ruby sa DepEd, lalo't patapos na rin naman ang school year. Sana dun, during our online class, 2 beses lang naman yan sa isang section sa isang week. Ibigay na yun sa amin. Sa isang pahayag, sinabi ni Senatorial Candidate Attorney Shel Jocno na dapat daw sa mga school administrators si pinauubaya ang desisyon kung dapat nang pabalikin ang guro kung hindi masisiguro ang maayos na internet. Virtual pa rin naman daw ang mga klase at para iwas traffic, tipid sa mamasahe at komportable pa ang pagtuturo. Pero hindi na raw pwedeng iatras ang memo, sabi ng DepEd. Sumusunod daw sila sa patakaran ng Civil Service Commission na balik-site na ang 100% ng mga taga-gobyerno sa ilalim ng Alert Level 1. Makukuha po kami, ma-audit kami sa pagpapasweldo sa mga empleyado ng gobyerno na walang time in at time out. During the time na mataas ang lockdowns and ECQ, yes, Civil Service Commission issued a policy. However, binawi na po yan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.